Kaprinters! Magandang araw sa inyo dyan. Once again, this is SirTon at magtuturo na naman tayo ng konting kaalaman regarding printing business. Welcome to my channel, SirTon Prints, at hopefully ay abutan kayo ng video na ito na okay na okay. Proof! So, try natin mabilisan lang, no? Kasi maraming nagtatanong pa rin. Okay, para isang sagutan na lang. Paulit-ulit yung question na ano eh, na SirTon, pwede bang mag-print ng sublimation sa colored shirt? Okay? So, actually nasagot na natin yan before. Kaya lang, siguro, yung demo ko kasi last time is na CVC na t-shirt at hindi ganun karami yung variation ng kulay. At yung print itself ay hindi ganun kalaki, kaya hindi makita yung actual printout. Okay, so actually tatlong bagay ang titirahin natin ngayon. Okay, una, makakapag-print ba tayo ng sublimation on a colored shirt? Okay, pangalawa, yung print ba dapat ba lighter or darker yung design versus dun sa kulay ng fabric? Okay? Pangatlo, ano ba yung dapat na setting sa printer? Okay? Kapag magpiprint ka ng color design or colorful design or images sa colored shirt. Okay? Pero yung colored shirt na tinutukoy ko dito ay matutuwa kayo. Kasi, ito pa, itirahin natin. Maraming nagre-request, SirTon, labas mo naman yung ano, yung colored na cotton spandex. Di ba nga, ang meron tayo ngayon is white and black. Eh, syempre, kailangan din na merong ibang kulay. So, naganap na kami ng tela. Okay, ano muna to? Ito, patakam. Yung mga nakuha ko. Okay. First color is the second color. Okay. Third color is actually green. The fourth color and the fifth color. Teka, kung di ano, masyadong malinaw yata eh. Malhabo sa ano. This is actually light green. Okay? Pag sa actual, ano siya, parang apple green. Okay? This one is old rose. Okay? Yung tela niya. Yung kulay, old rose. Ito is sky blue. Okay? This one is the light pink. Okay. Tapos, this one, ano to? Fuchsia. O, yan. So, may mga tela na akong pang-sample. Actually, marami to gagamitin ko. May nagpa-print kasi. Now, inisip ko or napag-decide ko na mas maganda i-present ito ngayon, no? Isama to sa vlogs para madali nyong maintindihan kung uubra ba ang sublimation sa colored shirts. Lalo na ganito, iba-iba ang kulay. Okay? Now, syempre yung itim, alam nyo na yun, no? Hindi talaga uubra mag-subli sa itim. Paulit-ulit tayo dyan. Hindi uubra yung print na yun. Bakit? Kasi itim na yung media. Paano mo makikita yung ink sa itim na media? Eh, ginawa na natin yun, sinampula na natin yun. Kung hindi pa rin magets, panoorin nyo po yung video na yun, yung part na sinabli ko yung black shirt. Eh, para lang maintindihan, hindi talaga siya uubra. Na direct sublimation on a black t-shirt or a colored t-shirt. Ito, colored na dark color. Ito kasi light colors to, no? Okay? So,
as for the design, pakita ko, pasilip ko sa inyo yung design, okay? Ipiprint out natin, dalawa kasi yung design, isang puro black, solid color na black, at saka yung colorful design, no? For testing purposes, for sample lang, para lang maintindihan natin kung ano ang kalalabasan ng design, okay? Sa ganitong kulay ng mga shirt or sa iba pang kulay. Okay, pasilip ko muna yung design para makita nyo. Ililipat ko na lang yung camera, hindi ko na gagawa ng yung desktop screen, no? Para ma-explain ko rin kaagad. Okay? Tambay, ilipat ko yung camera dito sa monitor. So, meron tayo dalawang design. Ito, solid color na black. Okay? Tapos, itong isa naman, yung Best Friends Forever, multicolored. Okay? Now, ano ang kalalabasan ng printout na to sa colored shirt nyo? Sublimation print on a colored shirt. Okay? Etong black na ito, syempre black na siya, dark color siya na printout. Kapag print mo siya sa light colored shirt or sa white, syempre kitang-kita yan dahil itim yan. Now, on this part, yung colored, no, yung Best Friends Forever, okay, may variation siya ng kulay. May ano siya, gradient siya, red, yellow, orange, red, orange, blue, light blue, etc. No, maraming kulay. Okay? Now, kung nakikita nyo itong part na to, ito, yan, meron siyang white. Okay? Yung parang kinang. No? Yung white na yan, since walang white ink on a regular inkjet printer, yung white na yan, kapag print mo, magiging kulay yan ng, ang kulay na lalabas dyan is kung ano yung kulay ng shirt. Halimbawa, yung shirt is green. So, yung white na yan, magiging kulay green. Kasi nga, yung printers natin walang white ink. Okay, on a regular inkjet printer. Okay, we're not talking about DTF, ha? Kasi sa DTF, meron na tayong white ink. Pero sa sublimation, since wala, kung ano yung kulay nung media or nung shirt mo na gagamitin, yun yung magiging kulay ng lahat ng white sa images. Okay? So yun yung lagi kong ina-explain. Kapag ang shirt mo is light colored, pwede kang magsubli provided na yung design is darker than the color of the shirt. Pero kung ang design katulad nito, iba-iba ang kulay, tapos yung shirt mo is darker than the image, kakainin niya yung kulay ng design. Okay? So, explain natin to. Actually, makikita niyo to mamaya sa actual printout pag print na natin. Probe! Tara, let's. Doon tayo sa heat press. Press natin to mga to. Now, as for the setting ng printer, kapag pure black ang ipiprint mo, tulad nito, okay, yung design niya is pure black lang, mas maganda yan. Ako ha, sa settings ko, ang ginagawa ko dyan, plain paper type, paper type is plain paper, quality high, tapos hindi color, ginagawa kong grayscale. Para yung black niya, black lang talagang lalabas na ink. Okay? Para hindi na siya mahaluan ng ibang kulay. Matipid pa yun. Kasi black lang yung lumalabas na ink. Okay, dun sa part na yun. Yun yung pagkakaalam ko ha. So, grayscale ang siniset ko pag solid na black. Tapos, more options. Siyempre, tatanggalin ko yung high speed. Lagi naman yan. And then, mirror. Kasi nga, subli. Okay? So, yun yung setup ko kapag solid color na black. Pero pagdating sa colorful design, okay, pag colorful, katulad nitong isa, no, ito, okay, sa printer settings nyan, L18, no, printer properties, so naka plain paper din, high, pero colored, okay, hindi grayscale. So, colored yan. Tapos,
more option, syempre tanggal din ng high speed mirror image. Okay, para subli syempre, naka-mirror tayo ng print. So yan lang yung main difference nung pinagpiprintan ko. Kapag solid color na black, grayscale. Kapag hindi naman colorful images, lagay ko lang sa color. Okay, plain paper high. Pag Epson matte kasi, pag ito ang setup, halimbawa Epson matte standard o kaya high, medyo marami kasi yung binubuga ng ink niya, ang tendency nun mag-smudge. O kaya habang lumalabas siya sa printer, gumuguhit yung rollers kasi basa pa yung ano, yung ink paglabas ng printer. Okay, so normally magkakaroon ka ng guhit or yung roller marks. Kahit na yung iba natanggal na, no, natanggal na yung roller marks, yung natitirang roller eh guguhit pa rin. Okay, so yun yung as per experience ko at ang ginagawa ko. Check nyo na lang din sa settings niya. Okay? Okay, let's print now yung mga colored shirts natin with sublimation. Okay, salang natin sa isa para makita natin kung ano ang magiging resulta niya kapag sinabli ang colored shirt. Although light colored naman ito. So, ang setting ng heat press ko, this is a B cell. I set it 195 degrees, tapos 15 seconds lang. Kasi mainit talaga yung B cell, no, sa gamit ko. Check nyo na lang kung ano ang setting na nababagay sa heat press na gamit nyo. Okay? So, pre-press 5 seconds. Okay? Bakit nagpi-pre-press? Syempre para mawala yung moisture ng shirt. Now, ito yung design. Tignan natin kung ano ang kalalabasan niya na print out on this pink shirt, no? Yung light pink. Aabangan kasi natin kung ano ang kalalabasan nitong puti na part sa image, sa design, no? So, supposed to be yan kung kulay, kung ano yung kulay ng shirt. Ganda, no? Mainit! So, pagpag kasi yun yung isa sa mga diskarte kung paano may iwasan yung bakat ng papel. Sikretong malupit. Ito na, hindi na sikreto. Bigay ko sa inyo yung tip. Pagpagin nyo yung shirt kasi nai-stretch siya, no? Nawawala yung markings ng papel. No, pag lumamig na, ayan, no? Walang bakat yung papel. No, magic! Hindi na naman tinuro sa inyo. Tinuturo ko na. Ayan, no? So maganda ang kinalabasan niya sa pink. Nawala tima yung puti na part na. Yung part na puti sa design naging kulay pink. Bakit? Kasi yung shirt itself ay pink. Pero kita pa rin yung design kasi darker yung ibang kulay. The blue, the yellow, the orange, and the red. Siyempre yung black. So mas dark pa rin siya sa pink. So kitang-kita. Okay? Next color. Go to the green. Apple green tayo, apple green. Repress, 5 seconds. Dapat design. Seconds.
lalabas tayo ng colored spandex. Lapit na! Tara! Pagpag ulit! Pagin nyo para mawala yung bakat ng papel. Okay, ayan, malamig na. Oh, kuha pa rin yung kulay. Ayan, oh, ganda. Yun nga lang, yung white na part, naging kulay green. Ito. Kasi green yung damit. Pero the rest of the color, since darker siya versus sa design, sa t-shirt, kita mo pa rin. Okay? Ang galing, no? Walang coating kasi cotton spandex na to. Approved to. Let's try ito. The ibang kulay to, fuchsia. Okay? Let's try fuchsia. Medyo dark siya, pero tingnan natin kung anong kalalabasan ng design. Press 5 seconds. Sa iba, yung kuyi nasa 205 degrees, 210 degrees to 25 seconds. So, depende na sa settingan ng heat press niyo. So, ito. Tiga, pagpagin natin. Dark yung shirt. So, anong kalalabasan? Medyo dark na yung print. Bakit? Eh, yung blending niya ng kulay, no? Kinain na yung kulay nung design mo ng shirt. So, dark na siya. Darker. Compare dito. Pag tinignan mo to, kasi darker, tinan nyo sa light, sa, ano to? Sa, anong kulay to? Apple green. Tignan mo. Ah, diba? Kitang-kita dito yung design mo kasi yung shirt mo light colored. Dito medyo dark colored na yung shirt, which is fuchsia. Kaya ganyan ang kalalabasan ng design. Okay? Naiintindihan nyo ngayon. Ate ka, next. Dito tayo sa sky blue. Blue green siya na medyo light. Marami pa actually kulay ng cotton spandex, may beige pa nga, may light brown, basta marami, hanap tayo mga earth tones. Pag at mainit. Ayan. Oh. Kalabasan niya. Ayos. The last color natin sa sample is itong
Old Rose. Tapos mamaya tirahin natin yung solid black na kulay. Yung puro letters lang. Para makita natin kung gaano ka tingkad yung team pag ganito yung kulay. Once again, pagpag. Ito ang kalalabasan niya sa ano to? Old Rose. Ah, sorry. This is Old Rose nga. Tanga. Old Rose nga. So, ito siya. Okay? Ayan. Now, itest natin siya with the pure black na design. Tingnan natin kung gaano kaganda yung kalalabasan niya kung ang printout is pure black. Ang ganda-ganda niya. Para kang nag-silk screen na naman. Solid kasi black to, no? Tapos light pink yung shirt. You know. Ha? Ang ganda, no? Oh, sold. Approve na approve to. Walang smudge, walang shadow. Ano, sa tingin nyo, labas natin to, colored spandex, no? Cotton spandex, colored. Ha? Hintay lang. So, tirahin ko muna yung ibang kulay, fast forward natin ng konti, okay? Okay, so kung ilalatag natin lahat yan, itong mga itsura nyan. Okay. Yan.
So kung mapapansin nyo, syempre, mas darker ang shirt, mas darker din yung lalabas or mas kakainin niya ng kulay niya yung print out. Okay? So, syempre, mag-e-expect tayo na kapag ang t-shirt mo is light, katulad nito, pink, o kaya ito, white, kitang-kita mo yung design. Okay? Now, kung magda-dark ka, eh, good luck, no? The more darker yung fabric, mas hindi mo makikita yung design. Although, pwede siyang isubli, kaya lang, ganyan ang kalalabasan niya. Okay? So, ang white na part ng design, katulad nito, yung white part, magiging katulad nitong pink, magiging pink din siya. So, kung dito, ang kulay nung shirt ay pusha, yung white na part sa design magiging pusha din, no? Kasi nga, walang white ink sa regular na inkjet printer. Okay? So, this is for test print only, para makita natin ano ang kaibahan ng designs for every shirt or kulay ng shirt na gagamitin. Okay? O, ilatag naman natin yung black na na-print. Wait. Now, kung black lang yung design, ayan, syempre kitang-kita. Okay? Kahit dun sa medyo darker shade natin ng t-shirt, which is the lagi ako nawawala sa kulay nito, ha? Pusha. Okay? Kitang-kita yung printout kasi nga itim yung design. So solid color lang siya na black. The darker yung design, mas darker yung design, mas darker yung lalabas. Lalo na kung light colored yung shirts natin. Okay? So solid color na black, pwedeng-pwede yan gamitin for sublimation. Okay? Oh, naintindihan. Hindi na kayo malilito niyan, ha? Oh, syempre kung black yung design at black din yung t-shirt, hindi ka makakapagsubli, hindi mo makikita yon. Any color ng design, kahit mapaanong kulay pa yan, basta black yung shirt, ay wala kang makikita. Okay? So, hindi uubra. Approve! Okay, so I hope meron tayo uling natutunan dito sa vlog natin na ito. Sublimation on different color ng cotton spandex na fabric. Actually, kahit ibang fabric, basta colored, halos ganun din ang kalalabasan ng print out, no? Except for the part na, kung napanood nyo na, syempre yung print versus fabric, wherein na-discuss natin kung ano lang yung applicable na prints for a different type of fabric. So, nagkataon, ang ginamit natin ngayon ay cotton spandex. So, malinaw at maganda yung print out niya. Okay? Sa wash test niyan, ay ilang beses ko naman ang ginagamit yan, eh pasado naman yung wash test niya. So hindi tayo mamuproblema pagdating sa sublimation print sa cotton spandex. Okay? So thank you. At least may natutunan. Approve tayo palagi. Once again, this is SirTon. Syempre, click niyo lang yung subscribe button together with the notification bell para laging updated sa next tutorial videos. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.